Ako po si Marco Aguilar. Isa po akong lifeguard. Pagising ko, umaga, magkakape muna ako. Pagtapos ko kape, hawak na ako ng walis. Habang pataas dito sa binabantayan ko dito, nagwawalis na ako, namumulot na ako ng basura. Chiko muna yung mga paligid kung may mga basura. Pagtapos niyan, sisid na ako dito sa mababaw. Hanggang doon kung saan sila nakakarating. Doon ko nagagamit yung skills ko about pre-diving sa paglilinis ng mga basura. This is Kaingan Lake in Coron Island, Palawan. It is known as the cleanest lake in the Philippines and has a Presidential Hall of Fame award to prove it. Many tourists go so far as to say it is the cleanest lake in Asia. But there is a difference between clean and cleaned. Lifeguards here do not just watch over travelers. They are also keepers of Kaingan, which is a sacred place for the Tagbanua tribes people who have lived in Coron for generations. Kasi po doon sa aming mga ninuno, sinasabi nila na may mga sagradong lugar o sagradong panyaan, tawag nila, na yun po ay pinagbabawal talaga ng aming mga ninuno. Dahil may, sabi ng mga matatanda namin, may mga delikadong espiritu na naniniraan dito sa mga kasagraduang lugar. Before tourism, the Tagbanua people were mostly isolated from the world. Their main source of income came from the sifflet birds that nested in the island's caves. The Tagbanua climbed the tall caves to gather the nests, made from sifflet saliva, to trade with the Chinese, who used it for bird's nest soup. The nest was so valuable that in the 1980s, the local government began auctioning off the Tagbanua's cave to buyers. The tribe resisted and fought for the ancestral territory, obtaining stewardship rights in 1985. While Kaingan Lake and the nearby Barracuda Lake were open to tourists in 2001, it was not until 2002 when the Tagbanua secured the ancestral domain titles over more than 22,200 hectares of land and waters. May ginawa yung mga matatanda namin na sinabi na uliwansag, tawag sa amin, pagbabasbas, binasbasan bago binuksan sa mga turismong pumapasok dito, para walang epekto sa kanila yung mga sagradong lugar. Elders assigned lifeguards to ensure outsiders will not affect Kaingan's pristine beauty. With tourism comes tourists, and with tourists comes trash. They search every crack and crevice and dive into the depths searching for trash that tourists leave behind. Ang mga nakukulikta ko po dito lang sa mababaw, dito sa parte dito, mga bottle water, mga cook-in can, mga upos ng sigarilyo, bago dito naman po sa mga lubog na mga plastic, kagaya ng plastic na mga bottle water. Isa rin po ako nakakuha dito yung mga ginagamit ng mga babae na mga napkin po. Yan, mga minsan mga damit na nahuhulog. Unang-una, ma'am, yung nararamdaman ko talaga ay parang nagagalit ako sa mga nag-iiwan ng mga basura na kahit alam na nila na bawal mag-iwan, iginagawa pa rin nila. Kaya gusto kong bukas lagi sa mga turista, hindi lang po yung iniisip po yung ngayon, pati na rin po sa mga susunod na mga henerasyon namin, na hanggang sa henerasyon nila, magamit nila yung o mapagkakitaan nila yung Kaingan. Kung wala pang tourism sa Coron, ang hirap ang buhay ng mga katukutong Tagbanua. Umaasa lang kami sa mga lamang gubat, lamang dagat. Doon kami kumukuha ng pang-araw-araw namin para mabuhay. Kasi hindi kami makapunta. Kung saan na namin pumunta ng ospital, sa hirap ng buhay namin, hindi talaga, nag-atis na lang kami. Na hanggang gumaling kung hanggang doon na lang. Tourism changed that. The tribe charges visitors an entrance fee of $4 to $7 at each tourist spot.
During peak season, the tribe can earn up to $2,200 a day just from kayangan alone. Yung buksan na itong kayangan sa tourism, pumayag yung mga magulang, yung mga katutubo. Yung yun, nakapunta na kami ng hospital kasi may kaunti na kaming na kunwari pambili ng gamot kapag aral yung mga anak. But the tourism-reliant tribe suffered when the COVID-19 pandemic hit. Yung pandemic, ma'am, grabe po talaga yung naranasan naming hirap. Pero yung ganun din po talaga, naging isda kami. Nangunguha ako ng, namamana ako, nangunguha ako ng lato, nangunguha ako ng mga shells, kung ano-anong pwedeng pagkakitaan sa dagat. Yun po yung ikinabuhay namin yung pandemic. When the borders reopened, it was a relief for the Tagbanua to welcome tourists back. But trash has also returned to the lake. For Marco, it is something to bear with as he focuses on his family's future. Dito ko po sa kayangan kinukuha yung kagaya ng mga pangailangan ng pamilya ko. Yung pangarap ko po talaga ay makapagtapos yung mga anak ko. Para sa kanila yun.